Kasi ang Japanese food, very healthy in general, ano? At saka wala silang cancer, walang arthritis, walang diabetes, walang mga chronic illnesses, no? Yeah. At the time when the Americans have not yet introduced, no? There, so by way of population, talagang napakarami yung mga may sakit na ganoon sa America and compared to the same number of people in Japan. Yeah. You know what happened? What? When the Japanese started importing American foods, yung mga fast foods, yung mga ganyan, no? Yeah. Chemicals. Yung fatty foods. Now, the average Japanese has also diabetes, arthritis, high blood pressure. Naging similar na in terms of percentage with Americans. So it is the food that they were eating that created the difference. Yun ang nag-create ng problema. Kasi meron talaga mga bagay na wala na tayong control. Diba? Kunyari yung stress sa trabaho, minsan hindi natin maaagapan. Pero ang pagkain ay isang bagay na talagang meron po tayong control diba? Na alam natin na ito ay mabuti sa akin, ito ay hindi mabuti sa akin. So, yun talaga meron tayong control. Ang hirap nga lang minsan is mas convenient kasi nandiyan na tayo sa sakali. Ito yung madaling bilihin, madaling lutuin maybe. Familiar. Pero hindi naman masyadong... We're familiar with it. Whereas this kind of food na in-advocate nyo, hindi familiar ang mga tao eh. Diba? Hindi pa nila kinakain on a day-to-day basis. Tama po. Including me. kaya kailangan, kailangan talaga na education, information. Marami pang kailangan yan. Na bakit kailangan natin kumain ng mga organic food, yung mga walang chemical as much as possible, no? Yeah. Walang preservatives, walang preservative, as possible. Walang MSG. MSG is poison, no? In fact, I found out that MSG is banned in Japan. Pero dito hindi, yung monosodium glutamate. It's toxic. Actually, sinasabi nga nila, diba, galing naman to is sa sugar cane. Oo nga, galing to sa sugar cane. Pero ang proseso ng paggawa nito into yung pulbos na yun, ay ang medyo hindi maganda sa ating katawan. I see. So, yun nga. Alam ko, diba, dito hindi pa ban. Hindi pa. Ngayon, ano. Now, let's talk about the type of products na, yung one of the things that I'm curious is the kefir. Opo, ito nga po. Alam nyo, yung kefir, I was introduced to it about a year or two ago. Yeah. It's a traditional drink of, I think, Afghanistan or Pakistan or somewhere there. It started po sa Turkish region. That area, no? Opo, sa Caucasus region. Caucasus region, mga ganon. And they used to bring that, no? And in a study conducted by the National Geographic in the 70s, they were looking for countries where there is a very high percent, high aging, ano ba yung mga, what you call it? Yung matatanda na ano, no? How old they are. Uh-oh. They found three countries where the average age 70, 75, average, meron pang 120, ang mga population, 70, 120, no? They found three countries. Uh-oh. Where uminom silang kefir, kumakain silang kefir in other words. What are these three countries first? Afghanistan. Mongolia, Afghanistan, Pakistan, and Georgia. Not Georgia, U.S., Georgia in Russia. And what did they find? They found out that they were drinking natural water, mineral water. They were seldom eat. They ate meat kasi malamig doon. But seldom they ate meat. They're always outside. And outside, they ride horses, they farm. And there's another thing that they, they found out. A healthy the healthy interest in the opposite sex. Sabi ko na, alam mo ba may smirk si Jimmy ng ganyan? It was getting there, I knew I'm just quoting a report. Alam mo, nag-start yung sa horse eh. Sabi ko na yun, nagmumagal yung smile niyo para si Joker. I knew it. Mahirap kausap ito. Iniisip pa lang, alam ko na. Mahirap kausap ito, mga aswang na ganito. Pero yun nga, ano yung kefir ba yan? Opo. Actually, ang kefir po ay isang Turkish word. Ang ibig sabihin ay feel good. Kasi nga naman, feel good, kefir actually ang pag-pronounce nun. So, ito'y isang fermented na inumin na karaniwan ang ginagamitan po nito ay gatas. Pero pwede naman din to gamitin using coconut milk or gata or ibang klaseng gatas or nut milk na tinatawag. So ang ginagamit po natin dito sa kefir ay hilaw na gatas or raw milk na hindi pinasteurized. So linalagyan po ito nung culture. Actually mukha po siyang parang popcorn or mga maliliit na ulap. Tapos hahayaan mo siyang mag-ferment para nga mabuhay po yung mga beneficial bacteria. Dadami po ito doon sa gatas at yung kinakain niya po actually yung mga
fats in the milk at saka yung cholesterol. So ang maiiwan na lang po doon sa gatas ay yung healthy probiotics. Yes. Yun po yung mga beneficial bacteria na maiinom natin pagka-harvest. May magandang tagline niyan pwede mong gamitin eh. I kefir. Feel good eh. I feel good. I kefir, di ba? I kefir. Oh, diba? I feel good. Ang nasabi dito, promoting siya. Good health, prolonging good life. Opo, pero ang taste niyan, the first time I tasted it, honestly, no, hindi ko magustuhan ang lasa. But after a while of tasting it, no, medyo you get used to it. Eh. I've tried that. Eh. Oh, sa Romero, hindi mo gustuhan. That's why I think what they do there in their outfit, kinahaluan nila ng mga ano ba yan? Mga fruits po, fruits. Para sa smoothies. Yes. Actually, yung goodie smoothies natin ay hinahaluan namin ng mga prutas kasi napapababa niya yung asim doon sa kefir. Yeah. So talaga, even ng mga bata, gustong-gusto po nila yung mga smoothies namin. Mm-mm. So talaga, hindi nila alam na ang iniinom nila ay napaka sustansya. Yes. Okay. Actually, ba't mo pala naisip pasukin itong ganitong klaseng restaurant? Yun, I want to ask that question also. Actually, nga eh. Ang nakakatawa nito is bago yung naging Sugar Leaf po itong tindahan namin sa Green Hills, ito po yung isa pang establishment dati ng me at saka yung tatlo kong mga pinsan. Mm-mm. Ito naman ay isang parang coffee shop na ang sinaserve namin ay Kapampangan Food. Mm-hmm. Eh, Kapampangan Food, masarap na masarap yan. Chef, alam natin. Kaso medyo ang common ingredient niya is butter, cheese, mantikilya, ganyan. So, mindy healthy. Tapos ang nandun kami sa location kasi sa isang building na puro mga health-related yung mga establishment. So, itong early lang this year, na-decide namin kasi na medyo gawin po natin medyo mas healthy yung mga pagkain doon. Kasi nga naman, para at least yung mga tao doon sa building, mas pupunta doon. Mm-hmm. At saka talagang medyo yung market po kasi nga, diba, ang mga tao, mm-hmm. medyo tinitingnan na nila yung kanilang kalusugan. Oh. Whereas dati, wala lang. Ngayon siguro dahil nagkakasakit na yung mga tao ng mas bata, talagang mas gusto na nalang tingnan yung mga healthy food. So, yun nga, ang ginawa po namin is ginawa namin healthy yung food pero ang mission po talaga namin is gawing masarap ang masustansya. Parang healthy is is delicious. Ayun. Oh. Mm. Yan ang importante ya dahil nga syempre at first unusual yung lasa eh. No? At hindi mo malaman kung talagang masarap o hindi. Sana yan lang naman yan eh. Sana yan. Oo. Okay. At meron tayong report galing kay Henry Atwilan.